Bismillah, Brother Noel, or beloved elder, let us pray. O po, dagil at mapagpala namin Diyos, sa manamin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Payusus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marugdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay muli namin ipinapaabot sa nakilang pribilihiyo na pinagkalobo sa amin upang sama-sama na malaya na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa unang yugto ng aming banalagawayang nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang mga espesyal na mga awitin ng iyong mga awit, ang pagbibigay ng may katapatan, at salamat pala pa Jesus sa iyong mga anak na nakadaman ng pakatamis na presensya. Muli, sa mga sandaling ito, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na mag-usa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang iyong lingkod, ang mga salita mo na dadalhin, buksan mo nga pangunawat kaisipan, aming mahal, iniibig ng mga kapatiran, aming beloved visitors, hallelujah. Samahan mo ng kapangyarihan ang mga salitang ito, mga Panginoon. Alisin ang mga antok, alisin ang mga hadlang, alisin ang mga gawa ng kaaway. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, Will Distrad Almeida, we bind the power of darkness, doubts and unbelief, cast out! And with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapain. Be seated, please, mga minamahal. Amen, hallelujah. Baka kayo magtaka at bakit tumatanggap tayo ng mga bisita na kagaya niyan. Mga minamahal, let us be practical. Amen. Amen. Ang sabi ng Acts chapter 13 verse 1 up to 7, inyo pong basahin sa inyong mga tahanan, ang Diyos ay naglagay ng mga namimimuno. Siya ang pumipili sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Amen. Amen. So, wala naman tayong magagawa dahil bubuto talaga tayo. Amen. Alin ba ang ating pipiliin? Yung pupunta dito para magpakilala o yung diretso na lang natin basahin at mayroon pang naiabot na kunting tulong sa gawain ng mga Panginoon? Amen. 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 So mas mainam siguro, mga minamahal, nag-exhort po sila ng effort makarating para kayo ay madalhan, makikiusap. So walang dahilan. Amen. Amen. Na hindi natin sila i-entertain. Kaya maraming salamat sa inyong pangunawa. At tayo po ngayon ay dadako na po sa pag-aaral ng kanyang mga salita. I give double an honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable pastor, Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din, mga minamahal, sa kanyang minamahal, butihing mga anak, mga po, mga manugang, ating mga beloved preachers, elders, minamahal na mga kapatiran, beloved visitors, welcome po kayo, narito kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Mga minamahal, nandito na po tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Open your Bible in the book of Proverbs, chapter 27, verse 5, Kawikaan, Kabanatang 27, talatang 5, at mahalaga po ang ating aralin. Itabi ang inyong mga anak at nagmamadali tayo, mga minamahal, dahil I want to be a part of the 27th church anniversary diyan sa Dako ng Umingan, dahil supposed to be, mga minamahal, bilang ating outreach ay naroon tayong lahat. Ngunit hindi tayo magkasya dahil yung kanila pong chapel ay one-fourth lang po nitong ating chapel. Purihin na malapit, hindi tayo magkasya doon. So, next time, pag na-open na yan at maging kasing laki na nito, pag nag-anniversary sila doon, pwede tayong pupunta para give and take. Palakpakan natin ang ating malapit. Kindly basa, we are talking about the important topic, open rebuke, kindly.
Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatay 27, talata po ay 5, ito po ang nakasulat. Maigi ang saway na hayag kaysa sa pag-ibig na nakukubli. Amen. Pagpalain ng malapain ng kanyang mga salita na ating binasa. Open rebuke is better than sacrifice. Amen. 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 Ayan, maminamahalo. Open rebuke is better than secret love pala. I'm sorry. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, ay kung tayo ay nasaway, kung tayo ay naituwid, pagpapala yan. Kaysa nagmamahal ka ng sikrito, amen, na ang pagmamahal na yan ay nagkakasala ka, na ang pagmamahal na yan, maminamahal, ay magdadala sa'yo, ibulid ka sa dagat ng apoy, mas mainam na po na matuto tayong tumanggap ng pagtutuwid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kung inyo pong mapapansin, maminamahal, dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 7, talatang 9 hanggang 12, gaano po kahalaga ang mga anak ng Diyos sa paningin ng Diyos? Gaano tayo kahalaga sa paningin ng Diyos? Bakit kailangan ituwid? Bakit kailangan i-rebuke? Bakit kailangan, maminamahal, turuan ng tama? Dahil kung pababayaan tayo, tulad sa ating minamahal na bansa, kung wala pong new constitution na sinusunod, wala tayong batas na sinusunod, ang mga nagsasalbahi sa kanilang kapwa, kung walang batas na batayan na siya'y nagkakasala, isang tiyak na bagay magkatap si Torbi. Ang ating lipunan, ang ating bansa, amen! Amen! Ganon din, maminamahal, sa spiritual na aspito. Kinakailangan, hallelujah, sa Biblia, mayroon pong tinatawag, maminamahal, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28 and 29, 27, 28 and 29, nandun po yung government, spiritual government, nandun po yung helps, amen! Amen! Everybody shout, praise the Lord! So, dito po sa ating basahing talata, makinig kayong mainam para malaman natin gaano tayo kahalaga sa paningin ng Diyos, bakit tayo'y ituwid, bakit tayo'y i-rebuke. Amen! Amen! Kindly, basa. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo Kabanata 7, talata po ay 9 hanggang 12. Ito po ang nakasulat. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakasunod, kahit mainit, sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Masarap kasing matulog, maminamahal, huyuhuy ng hangin, mainit. Isang tiyak na bagay, mamaya baka uulan yan. Talagang dito po sa Dagupan, lagi tayong mataas. Umaabot tayo ng 51 degrees. Sa totoo lang po, medyo malapit yata sa impyerno yung mga tao dyan, dahil bakit ang init-init? Another term, maminamahal, ng pagpapaliwanag nitong ating tinatalakay. Kung inyo pong pansinin itong talata na ating binasa, maminamahal, pakibalik po dito sa ating sinabi sa 9. Or what man is there of you whom if his son as bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then being evil, know how to give good gift unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give you things to them that ask him?
Therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophet. Tingnan niyo, maminamahal. Ito pong mga talatang ito ay naglalathala ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang tupa, ng pagmamahal ng mga ama, mga ina sa tahanan sa kanilang minamahal na mga anak. Amen! Amen! Nang sabi rito, maminamahal, ano daw ang pagkakaiba na kung nagkakamali, nagkakasala ang ating mga anak, na hindi natin ito pinapalo, hindi natin ito sinasaway, hindi natin ito tinutuwid. Amen! Amen! Abay, lalakian na suwail. Kaya nga sabi ng Biblia, train up a child while he or she is young. Amen? Amen? So that when he or she is old, yung mga pangaral mo, yung mga pangaral ko, madadala nila. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya mga minamahal, huwag tayong magdamdam. Huwag tayong masaktan. Amen. Amen. Isang term dito na talagang masidhi sa aking pagsisikap at sa aking puso na maunawaan natin. Yung tayo po'y nasisigawan. Isang overnight, sino nakaalala na binubulyawan ko kayo, sinisigawan ko kayo dahil tulog na tulog kayo kahit pakikinig na ng ebanghelyo, taas ang kamay. Wala? O hindi niyo naintindihan? Last overnight, hindi itong last na overnight ngayon. Minsan isang overnight na ako ang nag-announce na sinisigawan ko kayo at binubulyawan ko kayo dahil kahit announcement na lang, tulog pa kayo. Taas ang kamay. O, di marami nga, marami kayo. Ito, maminamahal. Ginagawa natin ang mga bagay na yan just to remind us. Katulad ng mga anak natin, lumalaki, ni mag-igib, hindi mo mautusan. Ni maghugas ng pinggan, hindi marunong maghugas ng pinggan. Ni magluto, hindi marunong magluto, hindi marunong magsaing. Ano pa? Ni magsibak ng kahoy, walang alam. Pero kapag gadget ang pag-uusapan, lahat ng laro ng ML, TikTok, kabisado, eksperto, pati maliit na bata. Abay, ikaw na magulang, ako na magulang, pababayaan po ba natin yung ating minamahal na mga anak na lalaki na ganyan ang kalagayan? Paano yan pag lumaki, maminamahal? Hallelujah! At harapin na niya ang kanyang buhay, magsulo na siya, wala ka na, wala na ako, wala na tayo. Makakatayo kaya yung ating mga anak dahil in-spoiled natin, pinababayaan natin, amen, na hindi natin turuan. Nabubulyawan tayo dahil nagkakamali tayo. Nasisigawan tayo dahil mayroon tayong ginagawang hindi tama. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Di ba ninyo alam, di ba natin alam, na sa Biblia, ang mahal na Panginoon nagalit? Sino nakaalam? Taas ang kamay. Sino nakaalam? Nagalit si Papa Jesus, mga minamahal, dito sa aklat ni San Mateo, kabanatang 16, talatang 21 hanggang 23. Basa. Kindly, tingnan niyo po. Tingnan niyo po kung paano siya magalit. Tingnan niyo. Basa. Diretso sa Tagalog. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 16, talata po 21 hanggang 23. Ito po ang nakasulat. Mula ng panahong yaoy nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y paghigaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Tatapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin. Tisod.
ikaw ay tisod sa akin. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang Diyos na nagkatawang tao, nagbigay ng halimbawa, apostol niya, pagkatiwalaan niya para mga siwa, magiging chief shepherd. Si Apostol Pedro, during his time, minamahal, his earthly ministry, nakita niyo? Nabasa natin, maliwanag yan. Amen! Amen! Lahat ng nakasubaybay, lahat ng nakakaintindi, sumigaw ng praise the Lord. Pakibasa, paki-plus ang English para ating may paliwanag ito na maayos. From the time for Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed, and He raised again in the third day. 22. Then Peter took Him and began to rebuke Him, saying, Be it far from Thee, Lord, this shall not be unto Thee. But He turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me. Ni-rebuke, pinagalitan. Abay, ang inyong anak, kapag tawagin mong Satanas yan, isang tiyak na bagay, magdadamdam niyan. Baka maminamahal hanggang sa hukay mo, hindi ka dadalawin. Talagang magagalit yan at magkimkim ng galit sa kanyang puso dahil sa pagtawag mong Satanas. Di po ba? Di po ba? Everybody shout, praise the Lord. Pero that time, nagalit ang mahal na Panginoon kay Apostol Pedro. Nang sabi ni Apostol Pedro, maminamahal, kahit anong mangyari, mahal na Panginoon, hindi kita ibibigay sa chief priest, sa mga tampalasang mga sundalo na yan. Babantayan kita, ipaglaban kita. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang ang ganyan, Pedro. Sa gabing ito, bago titilaok ang manok, 3 times akong idideny mo. Kaya ang sabi niya, maminamahal, lumayo ka sa akin, Satanas. That is rebuke. Amen? Amen? Yan ay pagalit. Yan ay pagpapaalala. Amen? Ang ibig sabihin, kung tunay kang tupa, tunay kang Kristiyano, tunay kang anak ng Diyos, kung iniibig mo ang iyong pananampalataya, iniibig mo ang iyong kaligtasan, handa kang tumanggap anumang saway, anumang rebuke, anumang paalala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tulad na lang, hindi na natin ilalayo. May mga tungkulin yung ilan sa ating mga manggagawa, beloved elders, beloved choir members. May mga tungkulin po sila na dapat nilang gampanan. Di po ba? Ano pong mga tungkulin yan, maminamahal? Di po ba kinakailangan mag-ayuno sila para makakanta dito? Di po ba, bago mag-Holy Supper, mayroon tayong requirements na makapag-fasting ka ng 3 to 5 days para talagang makaawit ka? Dahil ikaw din na nag-aayuno, ikaw rin ang makinabang dyan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang tanong, bakit ang ilan ay gustong aawit na lang? Gustong kakanta na lang? Gustong tatayo na lang sa pulpitong ito kahit walang puri, kahit walang prayer, kahit walang fasting? Late pa tuwing gawain ang Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa tingin po natin, maminamahal, tanong ko lang, may mga tungkulin tayo, aleluya, bilang mga mang-awit, bilang manunugtog, bilang mananampalataya, bilang manggagawa, bilang elders, heads of the church. Kailangan lamang nagampanan natin ang ating mga tungkulin dahil ikaw ay parang batingaw na umalingaw-ngaw dito. Nagpipreach ka, kumakanta ka, nagpapatotoo ka. Hallelujah, walang laman. Bakit? Dahil hindi ka nag-aayuno, hindi ka nagpupuri, halina, hindi ka dumadalo ng 3 times a week, hindi ka nagbibigay ng may katapatan, hindi ka nagdadala ng mga bunga. So ang ibig sabihin, maminamahal, that is
our requirements. That is God's requirements para sa atin. No wonder na kapag nakita kayo ng mga nangangasiwa ng ating mga beloved elders na mga tumatayo sa pulpito para mag-preach, marireview kayo. Amen. Pasalamatan natin dahil totoo. O, hindi na tayo makapalakpak. Tingnan nyo, nadadaanan ka sa tahanan mo, naka-short. Mga sisters, nakapantalon. Pupunta tayo sa mga outing, pupunta tayo sa mga pitches, nakikitaan tayo ng hindi dress like a true Christian. Nakihalo-pilo tayo sa mga hindi mananampalataya na nagiging kahiya-hiya. Pag nare-rebuke tayo, ako na naman ang nakikita. Yung preacher talaga na yan, kapag nagpe-preach yan, laging nakikita yung aking shirt. Sister ka, laging nakikita yung aking pantalon. Sister ka, laging nakikita na pugot ang buhok mo. Imbis sa haba, lalo pang paiksi. Amen? Kapag nare-rebuke tayo, nasasaktan tayo, ang ibig sabihin, hindi ka pa tutaling binago ni Kristo. Dahil ang mga tutaling binago na ni Kristo, kahit anong rebuke, kahit anong paalaala, nagpapasalamat pa sila. Naalala ko, maminamahal, during our times with our dearly beloved parents in the Lord. Kapag kami nare-rebuke, maminamahal, kami napapaalalahanan, tuwang-tuwa kami dahil may pagpapala kaming natatanggap. Ano pagpapala yan? Dati-dati hindi kami nakapag-assess sa mga song leader. Hindi kami nakapagsusong leader. Hindi kami naging nakapagtitestimony leader. Pero kapag nare-review kami, dahil naging maingat kami sa aming mga sarili, nag-trust, nagkaroon ng trust ang ating dearly beloved parents in the Lord. Sinusubukan lang pala kami na kapag nare-review kami, hindi ba kami magbago? Lalo kami magpakainit, lalo namin gawin kampanan ang kalooban naman ng Panginoon, yung kinalulugda ng ating Diyos na buhay. Plus, may pagpapalang pinansyal pa, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag nare-review kami nung araw, lumalagatak ang 500 piso, 300 piso, 200 piso, during 1980s, pera na po yan. Di po ba? Di po ba, maminamahal? Naalala ko nung ako'y palalahanan ng ating dearly beloved pastor, ang sabi ko nga sa inyo, maminamahal, napakahalaga ng mga mikropono na yan. Dahil ang ating mga gamit po nung araw ay mga Shure 58 SM58 na during the time ang halaga nan ay 7 to 8,000. Mawalan ka ng isa, sabi ng mala pastor, kaya mo bang bayaran? Ako ang tagapangasiwa noon. One time, nagkaroon ako ng sinat para akong lalagnatin, hindi ko na ipasok yung isang box na mikropono, hinigaan ko sa sobra kong pagod dahil supposed to be magpapahinga na kami, pero ang last batch nga sa gawain, dumarating alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Nung dumating sila, pagod ako dahil parang nilalagnat ako, hinihigaan ko na lang yung box ng mikropono. Nung magising ang mahal na pastor, alas 4 ng madaling araw, nakita ang box ng mikropono, naglalaman ng kulang-kulang 20 hanggang 30 ang mikropono, nandun ako nakatulog. Bumaba ang mahal na pastor, ginising ako. Ang sabi ng mala pastor, hindi ka marunong sumunod. Karakadaka, nireview ako, pinalalahanan ako, sinabihan ako. Hindi ka marunong sumunod, anong sabi ko sa iyo? Di ba ipasok mo pagdating ang mikropono sa office para hindi mo yan responsibilidad kung may mawawala? Mahalaga yan? Fasting ka. 40 days. Mukhang napakaliit lang na kasalanan, pero 40 days talaga, di po ba? Para ako magising. Kung tayo nagkakasala, kung tayo nagkakamali, maminamahal, nasisita tayo, pinagpapasting tayo. Pasting ka 3 days, pasting ka ng 5 days. Sama na ng loob natin. Amen? Amen? Akala natin, grabe na ang kasalanan mong nagawa. Eh ako, naranasan ko yun. Wala kong magawa kundi sumunod, makinig, dahil tama palagi ang propeta ng Diyos, ang pastor ng Diyos, kinakailangan sumunod tayo.
Alright. Pinasok ko po yung isang box na mikropono. Fasting ako. Pagdating ng 3 days ng fasting ko, pinatawag ako ng mga pastor. Boy, mag-break ka na. Ang 40 days nagiging 3 days. Dahil sumunod, binigyan ng breaking, binigyan ng pagpapala. Anong makikita natin doon? Kapag sumunod ka pala, bumaba ka bilang choir. Ang sabi ko, mag 40 days ka, mag 21 days ka, sumunod ka. Dahil sa iyong pagsunod, 3 days pa lang, 5 days pa lang, kapag hinipo na ang pastor mo, ang mahal na pastor hinipo na, ang iyong bang likod hinipo na, baka 3 days pa lang, yung 40 days mo, pwede na, aawit ka na. Hindi mo nakikita ang iyong pagkakamali, nanligaw ka. May kasintahan ka. Kaya pinagpapasting ka, okay lang sa'yo? Abay, mayroon po tayo mga church ordinances. Amen. Basahin mo ang iyong pagkakamali kung nandyan po yung ating choir rules and regulations. Amen. Kasama po yan, pastoral worker, elders, preacher, lahat. Nandyan po, nakapaloob. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong masaktan. Amen. Amen. Dahil nakakabuti mo. Open rebuke is better than secret love. Tinatagong pag-ibig, tinatagong pagnanasa. Amen. 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon. 2 Samuel chapter 1 verses 12 up to 16. Kindly basa. At pakisunod na rin po at pakihanda ang 1 Chronicles chapter 16 verse 22. Unahin mo natin pagbasa ang 2 Samuel chapter 1 verse 12 up to 16. Kindly praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanata po ay 1, talata po ay 12 hanggang 16. Ito po ang nakasulat. At sila'y tumangis at umiyak at nag-ayuno hanggang sa paglubog ng araw dahil kay Saul at dahil kay Jonathan na kanyang anak at dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa sangbahayan ng Israel, sapagkat sila'y nangabuwal sa pamamagutan ng tabak. At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, "Taga saan ka?" At siya'y sumagot, "Ako'y anak ng isang taga-ibang lupa na Amalisita." At sinabi ni David sa kanya, "Bakit hindi ka natakot na iunat mo ang iyong kamay na patayin ang pinahira ng langis ng Panginoon?" At tinawag ni David ang isa sa mga bataan at sinabi, "Lumapit ka at taluhungin mo siya." At kanyang sinaktan siya na anupat namatay. At sinabi ni David sa kanya, "Ang iyong dugo ay sa iyong ulo, sapagkat ang iyong bibig ang sumaksi laban sa iyo na nagsasabi, 'Aking pinatay ang pinahira ng langis ng Panginoon.'" Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan ninyo, mga minamahal, yung ating pinaliwanag? Nasundan? Hindi po. Hindi po, ano? Kasi mainit at saka paypay tayo ng paypay, inaantok tayo. Ganon pa man. Ito, mga minamahal, dahil sa ating galit, dahil sa ating puot, kapag nare-rebuke tayo, napapagalitan tayo, nagre-retaliate tayo. Ano yung nagre-retaliate? Gumaganti tayo. Nagsasalita tayo ng pabulong. Nagsasalita tayo ng mga ganong bagay. Sinasabihan pa natin, "Kala mo naman, perfecto sila. Akala mo naman, tama sila." Kaya nga tayo nire-rebuke dahil mali tayo. Hindi naman sinasabi na nagre-rebuke na siya ang tama. Wala namang nagsasabi dito na ang preacher ay palaging tama. Dahil kapag nagpipreach ang preacher, tingnan niyo po, pag nagtuturo siya, isa lang sa inyo, isa sa taas, tatlo sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong masaktan. Amen. Anong sinabi rito? Mayroon daw isang, hallelujah, sundalo na mismo pumatay kay Saul at Jonathan. Amen. Mag-ama yan, na nung pagkatapos siyang pinatay, maminamahal, pumunta siya kay David. At pagdating niya kay David, maminamahal, ang sabi niya, "Ako ang pumatay kay Solomon at ako ang pumatay kay Jonathan." Hallelujah.
ata parusahan mo ako kung anong gusto mo. Ang sabi nung Amalekites. Mas mainam pa po yung umaamin sa pagkakamali kaysa deny ka ng deny. Amen. Amen. Bakit? Anong sinabi ng Biblia? Kung anong ginagawa ng Amalekites, ganun din ang ginawa ni David sa kanya. Pinapapatay din siya sa sundalo. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang iyong kasalanan ay sa iyo lamang. Maghugas kami ng kamay. Wala kaming kasalanan, ikaw lang ang gumawa ng mga bagay na yan. Ang ibig sabihin, kapag ikay nasasaktan doon sa iyong ordained preacher, doon sa iyong elder na nangangaral dahil naituwid ang iyong pagkakamali, na-rebuke ka, amen, nasigawan ka, amen, nabulyawan ka, amen, huwag kang masaktan dahil babalik at babalik sa iyo yung iyong pagmumurmur, yung iyong mga salitang binibitawan. You cannot kick against the pricks. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sisipain mo ang tinik, masasaktan ka lang. Amen. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, pakibasa, Second Chronicles chapter 16 verse 22 or First Chronicles chapter 16 verse 22, ang sabi diyan, maminamahal, and David said unto him, how was thou not afraid? Or rather, 16:22, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm. Tagalog? Ganito ba sinasabi? Na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis, at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung magsasalita ka, babalik at babalik lang sa iyo yung mga pananalita mo, na mga paninira mo, dahil ang inyong pastor, ang inyong ordained preacher, ang inyong mga elders, ang mga preachers na tumatayo, bago tumatayo yan, katakot-takot na pagluhod na ang kanyang ipinapangaral ay makarating sa iyo. Samantalang ikumpara ang iyong panalangin, ang iyong pagpupuri, ang iyong mga ginagawa sa ginagawa ng mga anointed ng ating mahal na Panginoon. Amen? Masasaktan ka. Ikaw lang ang magsasuffer. Amen? Kaya hindi mo madaya ang iyong sarili na i-exempt mo na ikaw ay tama. Ang inyong ordained preacher ay mali. Ang iyong preacher o ang iyong elder ay mali. Ang malapastor ay mali. Tingnan niyo po yung mga nagsasalita sa malapastor dahil grabe mangaral. Ang sabi ng ating malapastor, yung mga sumasamba sa mga ribulto, sumasamba kay Satanas. Galit na galit. Nung maligtas ngayon, andito kasama natin. Ang sabi nila, totoo ang sinabi ng malapastor. Ang amin palang niluluhuran noong araw ng mga ribulto, lumuluha. Lumuluhod kami mula umpisa hanggang altar, hindi nagbago. Kaya pala ang niluluhuran namin si Satanas. Ngayon nalaman namin ang katotohanan. Salamat sa mahal na pastor. Dahil sa kanyang pangangaral, pagre-rebuke sa amin, namulat ang aming mga mata sa katotohanan ng mga katotohanan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi diyan, we must all appear in the judgment seat of Christ. Lahat tayo harap sa mahal na Panginoon, doon sa kanyang judgment seat. Amen. Kahit anong denial mo, nagtago ka sa ilalim ng tunnel, sa ilalim ng iyong tukador, dahil dumating ang mga manggagawa, nakashort ka, nakita ka na may sipit-sipit na sigarilyo, napaso ang iyong kamay dahil sa katatago mo. Amen. Amen. Sa pagmumura natin, na sa ating pagmumura, alam natin yung pagmumura na yan ay kinasusuklaman ng ating mahal na Panginoon. Turn your blasphemous word into hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palitan ninyo yung pagmumura, palitan ninyo yung panlalait,
palitan ninyo yung pagiging maritis, palitan ninyo yung inyong pagiging tulits ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Dahil yung mga paalala na yan, yung mga rebuke na yan, amen, yung mga diritsong pagtutulo na yan, nakakabuti sa'yo yan. Dahil gusto natin, lahat tayo, ayakat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Isang araw, matanda sa iglesia, elders of the church, dumating din sa Alaminos. Dahil nung araw, hawak natin yung Alaminos outreach. Nag-overnight siya doon. Overnight ha, itong matanda na to ay businessman. Nangaral ang ating preacher, ang sabi ng ating preacher, tingnan niyo, pupunta lang kayo dito sa gawain, tapos tulugan ang gawain. Di nilipat lang ninyo inyong higaan. Pupunta kayo dito sa gawain, ang hinihingi na malapit, isang oras lang, pakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan, tulog ka ng tulog. Abay, nasaktan yung ating elder, nasaktan yung ating beloved brother, pero tumawa lang siya. Pagkatapos nasaktan, maminamahal, sunod na gawain, hindi na siya natulog, nagtestify siya, nagpasalamat siya. Alam niyo po anong sinabi niya? Salamat sa mahal na Panginoon, nirebuke ako ng batang preacher. Dahil kung hindi ako nirebuke, magiging ugali ko na yun. Na tuwing overnight, matutulog lang ako. Salamat sa mahal na Panginoon, nirebuke ako ng batang preacher na iminulat ako dahil sa aking katandaan, akala ko exempted na ako. Walang exempted sa gawain. Ang ating dito, mga song leader, lukso na ng lukso, pinapawisan na, ang ating mga choir member, puspos na ng Espiritu ng Diyos, ikaw diyan parang tuod, tulog na tulog. Para kang tuod, maminamahal, hallelujah, na nanonood lamang. Dapat magsikap ang lahat, sa oras nakikilos ang banal na presensya ng ating malapit, lumuhod ka, magsusumikap ka, manalangin ka ng tudo-tudo, iiyak mo sa malapit Panginoon, nakabagan ka. Ibaba ng malapit na kayang Santong Espiritu na ika'y mapuspos. Amen. Lugi ka, lugi ako, lugi tayo. Kapag dadalo tayo, nauwi tayo, na hindi natin naramdaman ang banal na presensya ng malapit Panginoon. Dumalo ka pa. Kaya nga ang sabi ng mga pastor, katulad ang pagdalo ng paliligo. Pag naliligo ka, nang hilod ka, nag-shampoo ka, nag-conditioner ka pa, amen, nagsabon ka, nagbanlaw ka. Kaya pagkatapos mong maligo, priskong prisko. Lalabas ka sa banyo, priskong prisko. Ganon din dito. Nandito ka na rin sa gawain ng mga Panginoon. Amen. Gawin mo na ang kanyang kaluuban. Huwag kang uwi sa iyong tahanan na hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng ating mga Panginoon. Amen! Kahit binubulyawan ka, kahit pinagalitan ka, kahit pinagsabihan ka, minikahan ka ng mga masasama, medyo mabigat sa iyo, tanggapin mo. Tanggapin mo. Tanggap ka lang ng tanggap. Hallelujah, praise the Lord. Kailan ng hallelujah, praise the Lord. Dahil alam ng Diyos ang iyong ginagawa, kanyang kinalulugdan. Pag uwi mo, isa ka sa pinakamasayang Kristiyano, nagpupuri sa mahal na Panginoon, nagbabalita sa kanyang kagandahang loob, kabutihang ginawa sa inyong buhay. Pero kapag dumalo kang tinutulugan mo lang ang gawain, uwi ka, pagdating mo, kahit magmamaneho ka pa, tulog ka rin, inaantok ka pa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po, maminamahal, hallelujah. Umuwi yung ating beloved elder na yan. Hallelujah. Bumiyahi, nagdadala ng kanyang mga commodities. Hallelujah. Natuwang-tuwa. Batang preacher ang nag-rebuke. Kaya hindi kumo ako ay ordained preacher na. Maraming bagay ako'y nasasaktan sa mga mangangaral. Na pati yung kalitliitang bagay, hallelujah, na hindi ko napapansin na nadadala nila sa kanilang pangangaral, pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Be thankful! Kaya sabi ng ating mangangaral, kapag ganyan yung ugali,
lagi kang nakangiti. Pero kung ang iyong ugali ay nasasaktan ka, nagkimkim ka ng sama ng loob, sasabog ang puso mo, magkaroon ka pa ng sakit sa puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Timothy chapter 5 verse 20. Does that sin rebuke that other also may fear? Basa. Dito po sa aklat po ng 1 Timoteo kabanata 5 talata po ay 20. Ito po ang nakasulat. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Amen. See? Mali ba ang preacher? Mali ba ang mga ngaral kapag na-rebuke tayo? Mali po ba? Hindi po. Di po ba? Tama po sila. Amen. Amen. Anong sinabi? Deem that sin, rebuke before all, that others also may fear. Para matakot daw ang tao, ang Kristiyano, kapag hindi mo re-rebukein, akala niyo kanyang ginagawa, laging tama. Amen. Amen. Tulad ng overnight, medyo na-provoke ako. Overnight na nga. Yung ating daanan din sa likod, laging nakasarado yung ilaw. Ano bang tinatago diyan? Bakit sinasarado yung ilaw? Gabi na. Dapat nakabukas yan. Kung pwede pa nga, 24 hours. Dahil maano talaga yung lugar na yan. Madilim. Ang sabi ko, di nagalit ako. O ngayon, dahil nagalit ako, issue na naman yun. Tulits ako. Tulits kayo. Marites sila. Marites tayo. Kala ko ba, ordinary preacher din na magagalit. Ang mahal na Panginoon, kanina ating binasa, di po ba? Nagalit. Amen. Amen. Mayroon pang isa doon. Hallelujah. Dito sa John chapter 2. Mayroon pa. Nagalit, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Sa John chapter 2 verse 13 up to 16. Yung kanyang galit. Tingnan niyo po yung kanyang galit. Pinaliktad niya, mga minamahal, yung mga nagtitinda doon ng mga alahas. Nagtitinda doon, mga minamahal, ng mga dove, ng mga sheep. Basa. Kunting bilis dahil oras na. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata ito, talata po 13 hanggang 16, ito po ang nakasulat. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo, yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalampati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubo niya ang salabi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Amen. Nasundan ninyo, mga minamahal? Nasundan natin? Balikan natin sa English. And the Jews' Passover was at hand. And Jesus went up to Jerusalem and found in the temple that sold oxen and sheep and doves and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cord, he threw them out of the temple and the sheep and the oxen and poured out the changers' money and overthrew the tables and said unto them that sold doves, take these things hence. Make not my Father's house an house of merchandise. Inyong naririnig dito, mula sa testimony leader, mga kapatid, huwag muna kayo lakad ng lakad yan. Nagtitinda kanyo ng inyong mga kalakal, mamaya na yan, andito tayo sa house of God. Naririnig ninyo yan. Nagpipreach na dito, nagpipreach din tayo sa likuran, nagpipreach din tayo sa tagiliran. Ang sabi na nga mga preacher dito, mga kapatid, may nagpipreach dito, kailangan makinig kayo dito sa harapan dahil mayroong preacher dito. Nagtitestify lang, nagpipreach na. Magtestify ka lang, hindi ka pwedeng magpreach. May testimony leader, kaya nga may nilagay na testimony leader, bawal mag-quote ng verse, bawal mangaral, nagtestify ka lang.
Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang ating gawain ay gawaing maayos. Kapag hindi na kayo pinagtitistify dahil mahaba ang patotoo, magpapaawit pa. Masasaktan kayo, magagalit kayo. No. Huwag kayong magalit. Magpasalamat kayo. We will put our service in order. Ay inaayos natin ang ating banal na gawain dahil international na tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, namimili tayo ng mga halal o ihahalal sa ating pamahalaan. Baka nagkakamali kayo. Mayroong against doon sa atin pong mga inilalathala. Mayroong mga ilibin na party list, na mga lip test. Siguro kung sinusundan ninyo yung aking account, bantayan ninyo lahat yan. Huwag ninyo talagang ibuto. Itong mga lumalapit sa atin, tumulong na. Sabi ng ating representative kanina, hindi ko nababanggitin, pero nakikita ninyo. Eh kung hindi malinis ang intensyon yan, magdala kaya yan, magkano isang piraso niyan? 300 plus? 400? Or 500? Amen? Amen? Eh kung hindi malinis ang intensyon yan, magbibigay kaya? Amen? Eh kung hindi malinis ang intensyon, maminamahal, dahil gusto lang umupo, makabawi kaya sila within 3 years? Makabawi kaya sila within 6 years? Hindi po. Hindi po. Kaya ang malapay na naglalagay sa kanila diyan, dahil sila ang pinili na malapaginol para mangasiwa, mamimimuno, para pangunahan itong ating minamahal na bansa na bulok na bulok na. Wala yan silang panahon na dumalo. Tingnan niyo po. Basta, they just let go. Pumupunta. Alis. Pero later or sooner, makikilala nila. Makikilala nila dahil imposible hindi sila nangingilabot kanina habang kayo, minamahal, ay umaawit, habang kayo ay nagpupuri, habang kayo ay nananalangin, habang nag-exhort dito ang giving, imposible hindi sila mahihipo. Ang Diyos, minamahal, maraming kaparaanan kung tayo tinatawag. Kaya gusto lang ng mahal na Panginoon, open rebuke ay nakakabuti. Ang mga paalala ay nakakabuti. Baka hindi kayo paalalahanan, lalo pa kayong magsisinungaling at magsisinungaling, magsisinungaling. Sinong makikinabang sa inyong pagsisinungaling? Si Satanas, ibulid ka sa dagat-dagatang apoy. Ayaw natin na may mga sinungaling na mga Kristiyano. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sinungaling ay may karapatan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya huwag tayo magsinungaling. Sabihin natin ang totoo. Hindi po ako makadalo dahil tinatamad ako. Hindi po ako makaawit dahil late ako. Ang dami nating mga grudges, ang dami nating mga alibay, pero hindi naman totoo. Lalo pang nagbulid sa atin, madagdagan yung ating mga kasalanang ginagawa. Amen? Amen? Let us be practical. Let us be honest and true. For the last 36 years, of God's awesome goodness and faithfulness. And still counting, magkasama pa rin tayo. Hindi pa niyo kilala si Kuya Buboy? Ganito na po talaga ang tono ko. Sawag na sa akin, aking malanak, diktador. Pero I am not dictating anybody. Hindi ako diktador. Nagkataon lang na maragsa akong magsalita. Dahil kung wala itong maragsang nagsasalita, hindi ka maituin, hindi mo malaman ang katotohanan, at hindi ka makarating dito sa katotohanan ng mga katotohanan, dahil isa naman sa ginamit na malapayon para mamulat ka sa katotohanan. Let us all stand up and let us sing to the Lord. Habang ating tinatawag ang ating beloved Brother Noel, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Stubborn love. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, our beloved ordained preacher, Lord Brother Buwini. Patuloy tayong makipag-unay sa pinakamamalapangin ng mga naman.
Abang ating inaawit. Yes. Ang stubborn love ng mga Panginoon. Dapat patuloy tayo mga minamahal na nagkakasala. Patuloy tayong hinihimok ng Panginoon. Uminang tawad kapag tayo nagkakasala. Uminang kanyang kahaba. And open arms tayo pinatanggap ng ating pinakamama. At di siya nagbibilang ng it's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can stay with that love embracing God. Pupumilit na pag-ibig ng mga Panginoon sa bawat isa. Kanina inawit yung reckless love na kasinghulugan din. Nang mga minamahal ko, tinatawag na stubborn love, unconditional love na ating pinakamahal ng Panginoon. Sabi nga, hindi siya nagbibilang ng kasalanan. Gaano man kapula, kaitim ang ating nagawang kasalanan, tinatanggap pa rin tayo ng ating mong pinakamamahal na Panginoon kapag tayo sinsirong lumalapit sa kanya. Lalapit na may pagsisisi mula sa kabutuhan ng ating mga puso. Lalapit, mga minamahal ko, hallelujah, at handang magpakita ng reformasyon, pagbabago. Amen? Bilang tanda, mga minamahal ko, hallelujah, na ating mong pinagsisihan talaga
yung ating mga nagawang pagkakasala. Ama na Panginoon, hallelujah, ay nariyan. Ang isang ama, mga minamahal ko, hallelujah, nandang magantay sa pagbabalik ng kanyang anak. Naalala natin, mga minamahal ko, naalala natin yung mga minamahal ko, hallelujah. Kwento, mga minamahal ko, hallelujah, ng isang anak, mga minamahal ko, na naligaw. Amen? Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah, nang siya po, mga minamahal ko, talagang nagising sa katotohanan. Napaisip siya, mga minamahal ko, na sa bahay ng kanyang ama, hallelujah, ay magiging maginhaw ang kanyang buhay. Noon, mga minamahal ko, hallelujah, nang siya, mga minamahal ko, ay lumayas at talagang nilustay ang kanyang mana. Sa kanya, mga minapaisip, mga minamahal, sa kanya na-realize na kailangan pala niya ang lingap, ang kalinga, at pagmamahal na walang kondisyon ng kanyang ama. Sabi nga, mga minamahal ko, walang araw na hindi inantay ng ama yung pagbabalik ng kanyang anak. Nakadungaw sa bintana. Ang mga minamahal ko, account, mga minamahal ko, nung mga minamahal ko, alibughang anak na yan, nag-practice siya ng sasabihin. Na ang sabi nga niya, Ama, patawarin mo po ako. Gawin mo na lamang akong katulong. Huwag na lang mo ako ituring na anak sapagkat ako'y nagkasala sa iyo ng masidhi. Pero sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, nung parating pa lamang yung kanyang ligaw na anak, alibughong anak, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi na niya inantay, kundi sinalubong niya ng buong pagmamahal, mahigpit na yakap ng sabi, halikayo't makipagkatuwa kayo sa akin ng aking anak na naligaw, ang aking anak na namatay na ay biglang nabuhay at nasumbungan muli. Puri na tayo pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At mga minamahal ko, meron tayong mga baguhan ngayon. Amen? Meron tayong mga bisita, mga minamahal ko, na nais tumanggap sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Meron po ba? At kung wala po, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga minamahal ko, hallelujah, ating pong mga minamahal ko, hallelujah, pagsisisi sa lahat ng ating po mga nagawang pagkakasala sa ating pinakamamahal na Jesus Cristo. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, meron pong baguhan, amen? At ating muna ng formal na patanggapin na ating mga minamahal na kapatid, diyan na lamang po sa inyo pong kinatatayuan. Para sa kabatiran, informasyon ng ating mga kapatid, may apat na reglamento ang kaligtasan. Ang unang-unay, pananampalataya sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus Kristo. Inyo pong pagtayo ay palatandaan, pruweba ng inyo pong pananampalataya sa ating pinakamamahal, Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, at kung walang pananampalataya, ay imposibleng maging kalugod-lugod sa mata at harapan ng ating pinakamamahal, Panginoon. Ang pangalawa po ay pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yes, kinakailangan po nating marumbalik sa ating pinakamamahal, Panginoon. Iwanan na, iwaksin na po ang paggawa ng kasalanan at mamuhay tayo sa righteousness, sa katuwiran. Sapagkat hindi po naghahalo ang kasamaan at ang katuwiran. Kinakailangan po nating pagsisihan. At ang pangatlo po ay ang bautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus Cristo. Yes, you must be born again. Scriptural po yan, nababase sa Biblia, na kinakailangan po nating mga inamal, isilang na muli sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo kinakailangan bumalik sa sinapupunan ng inyong tiyan, ng tiyan ng inyong mahal na ina. Kundi mga inamal, kung bautisman kayo sa pamagitan ng Espiritu Santo ng tubig, at mga minamahal ko, hallelujah, po yung symbolical. At kayo po, mga minamahal ko, yung mahuhugasan sa inyong mga nagawang kasalanan. Nabanggit kanina, mga minamahal ko, tulad ng isang pagpaliligo, mga minamahal ko, hallelujah, nagtatanggal po tayo ng dumi ng ating pong katawan. Amen?
Amen? Para tayo po may maging malinis. Mga ganyan din po ang bautismo sa tubig sa banal na pangalan at pinakamama na Panginoon. At yung pang-apat na reglamento ay ang malapanginan na mismo ang gagawa. Sa inyo pong patuloy, hindi lamang sa ngayon, kundi patuloy kayong dumalo. Dumalo ng dumalo hanggang sa inyong tanggapin ang bautismo ng Santong Espiritu na ating pinakamama ng Panginoon. Nakita po ninyo yung mga talagang grabe ang kanilang puspusan kanina, umiiyak ng di kawasa. Yan po'y pagkilos ng mga Panginoon. Hallelujah. Yung kanyang banal na presensya ay nararamdaman ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. So kayo po ay formal na tumanggap sa ating pinakamamalang Panginoon. Itaas po ninyo ang inyong kamay. Tanda na inyong pagpapasakop sa ating pong banal. Hallelujah at makapangyarihang Diyos. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap na aking babanggitin. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako. Humingi ng kahabagan, kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasal. Mahal na Panginoong Hesus, linisin mo po ako. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoong Hesus, kasangkapanin mo po ako. Na pati na ang aking mga mahal sa buhay ay makikilala sa iyo. Maglingkod sa iyo ng may katapatan. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking hari, tagapagligtas, at Diyos ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kami naman po mananalangin sa iyo, mga kapatid. Dakilang Diyos sa mga banal, narito pong isang bagong kaluluwa na tumanggap sa iyo. Mala Panginoon, patawarin mo po siya. Isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Kasangkapanin mo po siya ng kanyang mahal sa buhay ay makalapit sa iyong banal na panan. Makasama namin silang lahat sa paglilingkod nito hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin po pinakamamahal na Panginoon. Dalawa na po sa apat na reglamento ng kaligtasan niyo pong naisagawa. At huwag po kayong mag-alala. Yung bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng Malang Panginoon. Hallelujah. Kayo po ay bibigyan pa ng proper orientation mamay. Papaliwanag pa sa inyo ng lubos ang kahalagahan ng bautismo sa tubig sa banal na pangalan at yung pinakamamala po yan. Huwag po kayo mag-alala at hindi po mamabasa ang inyong kasuotan sapagkat meron pong ginagamit na baptismal robe para sa bautismo. Purihin natin yung pinakamamahala po yan, Jesus Cristo. Tayo po'y dadako sa ating pong mga pangangailangan. Amen? Purihin natin yung pinakamamala po yan. Ngunit unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Huwag po nating kaligtaan mga minamahal ko maging sa ating pong mga panalangin sa bahay ay isama po natin mga minamahal kong ating mga minamahal na Ebanghelista Welde Estrada Almeda. Purihin natin yung pinakamamahal by Jesus Cristo. Hallelujah. Sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging ating mga beloved pastoral workers. Hallelujah. Huwag po natin kaligtaan na isama sila sa ating mga panalangin. Sabi nga, magpanalanginan ang bawat isa. Pray for one another. Tayo po lahat ay sama-samang dumalangin. Nakilang Diyos sa mabanal mo kapangyarihan sa Mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Narito po kami, Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa paghingi namin, Mahal na Panginoon, hallelujah. Ng inyo pong pagpapalang, hallelujah. Hindi lamang physical, material at pagpapalang spirit. Para sabi mo yun naman, Ebanghelista Welde Estrada Almeda, Mahal na Panginoon. Dagdagan mo po, Mahal na Panginoon, ang kanilang mga tao. Ikaw, Mahal na Panginoon, magbigay sa kanila ng kalakasan. Hallelujah, mahaba pang buhay. Makasama pa namin sila hanggang sa iyo pagpapalik. Bigyan ka nila ang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Almeda children, Mahal na Panginoon, hallelujah. Bless them abundantly, O Lord. Maging ayaw mo mga minamahal na mga gagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdam. Habang ang ating mga kanang kamay natiling nakataas, kung pinansyal na pangailangan, dalawang kamay, patong po natin sa ating mga ulunan, ating pong i-review, sawayin ang lahat ng mga demonyong hadlang sa ating paglilingkod, karamdaman man yan. Hallelujah, kahirapan sa buhay. Ating mga loved ones na hindi pa natin nakakasama sa paglilingkod dito. Huwag tayo magsawa. Huwag tayo manghinawang ipanalangin sila.
mga minamahal ko, hallelujah. Tayo ba lahat ay dumalangin? Hallelujah. Sa iyo ba ako Panginoong pangalan, Malapanginoong Isus? Kami sinasawa, Malapanginoon, lahat ng mandimonyong mga karamdaman. Hallelujah. The most of incurable diseases. Hallelujah. Hallelujah. And hallelujah. Poverty has out in Jesus' name. The most of cancer. They have this TV, leukemia. First, the cancer comes out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. All vices begin in Jesus' name. Poverty comes out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. The top of our voices, mga minamahal ko, magbibiro. Let's all shout with all our might. Amen. Lumukso, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi lamang yung katamtamang lumukso. Mga lukso, mga minamahal ko. Katulad tayo ng mga bata, mga minamahal ko, na mas nalulugod ang mga Panginoon. Hallelujah. Kung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hihingi sa Kanya, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, hindi maiksi ang kamay. Amen. At sumigaw po tayo, hallelujah, ng hallelujah, praise the Lord, 3 times, sabay-sabay po tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the mighty name of Jesus.